Bakit nga ba marami ang natatakot sa ahas? Ayon sa ibang researchers, pwedeng may kinalaman daw ito sa ating biology at evolution. Noon kasing unang panahon, kasama ang ahas sa most ancient predators. And over centuries, we've evolved a natural fear of snakes. Pero kabilang din sa factor sa pagkatakot ng marami sa ahas, ang personal experience o kaya yung mga kwentong naririnig sa iba. Speaking of kwento, narinig niyo na ba ang kwento kung bakit gumagapang ang mga ahas? Ayon sa ilang alamat, noong unang panahon, may tatlong ahas sa kagubatan. Sina uno, dos at tres. Meron pa raw mga paa at kamay ang mga ahas noon. Pero dahil maliliit lang, takot na takot sila sa mas malalaking hayop sa kagubatan. Isang araw, may isang maestro na napansin ang mga mumunting ahas. Narito ako upang turuan kayo kung paano nyo madidepensahan ang inyong sarili. Sa loob ng ilang linggo, araw-araw na nag-ensayo ang mga ahas kasama ang kanilang maestro. Magaling! Napakalaki na ng pinagbago nyo mula noong una ko kayong nakilala. Dahil dito, nagkaroon ng panibagong self-confidence ang mga ahas. Pero meron daw isang bili ng maestro sa kanila. Wag na wag nyo itong gagamitin para lang sa kayabangan. Opo, maestro! Dahil tapos na ang kanilang pag-iensayo kasama ang maestro, balik normal na ang mga ahas sa pagtatago nila sa kagubatan. Ano ba yan? Ngayong may na-unlock na tayong bagong skills, parang hindi ko na kayang mabuhay ng ganito lamang. Oras na para maghasik ng ating kakayahan sa kagubatan. Pero pinakabilin ng maestro na gamitin lang natin ito kapag kinakailangan. Boo! Ang KJ mo naman, Dos! Hayaan mo na siya. Baka hindi lang siya confident na kaya niya nang tumalo ng mas malalaking hayop. Anong pinagsasabi mo, Uno? Baka kayong dalawa pa ang patumbahin ko. Sa araw na yon, hiwa-hiwalay na nagmanman sa kagubatan ng mga ahas. Ang kanilang usapan, kung sino ang may pinakamalaking hayop na matatalo, ay hihirangin na pinakamalakas na hayop sa kagubatan. Si Uno, inabangan ang matching at bigla itong pinagsusuntok. Si Dos naman, matapang na hinarap ang leon at saka ito pinagsisipa. At si Tres, ayun, at inamba ang elepante at pinagtutusok ang mata nito. Dahil sa ginawa ng mga ahas, nagkagulo ang mga hayop sa kagubatan. At ang kanilang kalokohan, ayan, nakarating kay maestro. Mga hambog na ahas, nagsisisi ako at tinuruan ko kayo kung paano dumepensa. Pero ang inyong bagong karunungan, ginamit nyo lang sa kayabangan. Dahil sa inyong kahambugan, kailangan ko kayong turuan ng leksyon. Takot na takot ang ahas sa maestro. Pero kahit anong pagmamakaawa nilang patawaran sila nito, buna ang pasya ng maestro. Mawawala ang inyong mga paa at kamay. At mula ngayon, kayo'y gagapang na lamang. Labis ang pagsisisi ng mga ahas sa kanilang kayabangan. Pero dahil huli na ang lahat, wala na silang ibang nagawa kundi magtago na lamang at magmasid sa kadiliman. At yan ang alamat kung bakit walang paa at kamay ang mga ahas. Pero ngayon, balikan naman natin ang real-life snake na si Valaya. Hindi raw si Valaya ang unang ball python sa pamilya ni Nahili. Nariyan din sina Baby Boo at Sheldon. Yung sister-in-law ko, meron siyang snake facility. Sobrang dami niyang snakes. So ngayon, syempre yung dalawang anak nakakita. So syempre, dalawang bata will be curious. Kasi ano yan? I wanna have one. Non-venomous ang mga ball python na tulad ni Valaya. Kilala rin silang kalmado at hindi basta-basta nanunuklaw. When they feel threatened, they just usually roll into a ball. Kaya nga sila tinawag na ball pythons. Pero kahit non-venomous, dapat pa rin mag-ingat dahil posibleng mangagat pa rin ang mga ito. Pero yun ay kung makararamdam lang sila na kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Para mas magabayan ang kanyang mga anak, inaral daw talaga ni Arlene kung paano mag-alaga ng ahas. Nakita ko na ang snake is very docile na pet. It's just that kailangan mo siyang aralin kung anong finifeel nila, kung threatened ba sila, tsaka kung anong possible na ikakatakot nila, huwag mo nang iparamdam sa kanila.
sa panahon ngayon, tila dumarami ang nahuhumaling sa pag-aalaga ng ahas. Pero ano man ang dahilan, paalala ng eksperto, kaakibat din ito ang pagiging advocate ng mga ahas in the wild. Make sure that we give our part educating others. Hindi yung pag kinesent lang natin, this is cool kasi maganda kulay niya. Now, how do we help them? You're not helping them directly because doon sa alaga mo. You're helping them by educating other people about the status ng kanilang wild counterpart. So ganun tulong, small things, maliit lang yan. But it means a lot para doon sa maraming tao na matuturuan.